Would you take this woman as the love of your life forever and ever? Amen? Yes, Father. I do. Would you take this man as the love of your life forever and ever? Amen? I do, Father. I do. I do. I do. Welcome, guys. Welcome to my blog. This is my first and official makeup tutorial vlog, and as you can see, I'm holding a bell or bello, bello medical group. Tignan nyo naman kung gaano kakinis yung face ko. Yon, yon. Ito naman yung airport. Yeah, palagi ang pinag-uusapan sa paaralan dahil ang lata daw ng mukha, pero I don't mind. I just love who I am and I'm beautiful with it. Oh. Yan. Alam niyo naman siguro kung anong pagtutuunan natin ng pansin ngayon. Siyempre, ano pa ba? E na yung mga wedding makeup tutorial, di ba? I am a freelance makeup artist but I never get to do makeup sa mga bride. Hindi pa ako nakapag-makeup ng mga bride. Doon pala ako sa mga abay, ninang, mga children, the future. Yes, go, go, go! Sa araw na ito, susubukan nating mag-makeup ng pangmalakas ang bride. Pero ako yun. Ako yung bride. Para na-experience ka namang ikasal kahit mapaino. So yan, sisimulan natin ngayon. Yan, ngayon na. Oo, ngayon na. Mag-makeup na tayo ngayon na! Ngayon na! So guys, bago tayo magsimula, maglagay ng makeup, siguraduhin muna linisin natin or linisin natin ang ating mukha upang hindi ito ma-infection. Lakas maka-infection. Yeah, infection. Kagaya niyan, may mga ponggod-ponggod. Yan. Para hindi talaga siya ma-infection. So kailangan natin ng wipes. Tadaan! 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 Siyempre, hindi yung maintindihan kasi Chinese. Kaya ako nabukas ko. Chinese. Oh, I'm sorry. It's Japanese! Japanese wipes! So, kung pa tayo ng wipes, dapat, huwag magpunas kayo ng wipes. Ganyan lang. Gentle lang dapat. Huwag natin i-rush or i-force natin yung pagpunas sa face natin kung ayaw nyo maging ganito yung mukha nyo. Maraming hole. Mga holy, holy, holy. Ito naman yung isusunod natin. Actually, primer. Actually, naghahanap talaga ako ng mga primer sa Qatar. Ng mga best quality primer. Pero ito lang yung available. Kaya wala kong choice. Kung magkano siya, alam mo na yun. Yes, mga mumurahin yung mga produkto. Ngunit swak sa mukha ko. Eh! Oh. Oh my God. Ito na siya. Ang ganda niya. It's so clear. Ang bango, parang gel. Actually, nakakatuwa tong primer na to. Kasi primer nga siya. Pero yung amoy niya, parang yung gel ng mga sinaunang panahon. Yung nabibili lang tag 5 piso dyan sa mga tabing tindahan. Yeah, yan yung parang gel talaga siya eh. Pero primer siya. At least may primer tayo. No? So yan, kailangan natin ng primer. Alam niyo ba kung bakit natin nilalagyan ng primer yung mukha natin? Ha? Hindi ko alam. Gaya-gaya lang to sa YouTube. Hindi ko rin alam kung bakit ko nilalagyan ng primer yung mukha ko. Basta alam ko, pag nanonood ako ng mga video sa YouTube, nilalagyan din nila ng primer yung mukha nila. But in base, some of all opinion, that if you are putting some primer in your face, it does make your face more radiant and more protective about the product that you use. And this end. The purpose of using this brush is that it is easy to apply the primer and spread it all over your face because it does the easiest way.
I don't need to explain more. Order, but it does the easy answer. Good yan, tignan nyo naman, ang ganda ng Prada. Parang oily ako, hagay paday, hagay. Then, hintayin muna natin siyang matuyo para naman mas lumit siya sa skin natin. Pag naglalagay kayo ng primer, huwag muna parang lagyan natin ng foundation bigla. Hantayin! Hintayin muna natin matuyo yung ating skuan, yung primer dito sa face natin, okay? Okay, class? Hintayin natin matuyo, ha? Huwag muna tayong lagay kasi basta! Charot-charot! So, ayan guys, na parang tumuyo na yung primer. Tumuyo na yung primer sa face natin. Yan, so nakikita nyo naman, pero medyo paili pa siya. Pagkatapos, natin lagyan ng primer ang mukha natin. So, natin ilalagay, makinig, mga bata. So, yung natin ilalagay ay ito. 5.0 by MAC. Wow, shala, nakama! Tapos, ito siya guys. Pag binuksan niya yung box, ito yung kanyang, look. So, ilalagay lang natin siya dito para i-mix. Mix. Make sure that if you are getting some foundation, you need to estimate the product that you are using so that you cannot waste any foundation in your face. So, kasi yung foundation na nabili ko, masyado siyang puti para sa akin. Kaya ginawa ko is, hinaluan ko siya ng BB cream by Caroline. Tapos yung color nito, yeah, yung color nito, medyo dark. Kaya pag hinalo ko siya, ito siya ang tingnan niyo. Medyo dark. Kapag hinalo ko silang dalawa, magiging kamatch niya na yung skin tone ko. Ito na siyang sarap! Nilagay na natin siya sa mukha. Sabi ko talaga itong pag-vlog or gumawa ng video, pero I never get a chance to upload it because I don't think it would work. But when I first uploaded, when I first uploaded the video to Facebook, it got viral. So sabi ko, pagpatuloy ko yata yung pag-vlog ng ganito. Na, ayan. So, masyado siyang maputi. Pero, mamaya, magiging match naman siya. Okay lang naman yung color na sa mukha ko. Kaya, saglit lang, kasi uulan, mamumukas ako ng binglan. So, ayan guys, nakikita na parang fair na siya. Ayan, yung sinasabi ko kanina na, nagiging, ayan, parang hamis. Hamis! Kahamis! Ayan, ano pong talaga ng mahamis? So, yung pala, yung ginamit ko nga, gagamitin ko ngayon, itong, Benny Luxury Powder. Yan. Benny Luxury Powder. Lakas mga luxury. So, apply natin ito dito sa ating dark circle. Ulan talaga. Ulan na talaga, saglit lang. Kasi may binibilid akong palay eh. Saglit lang. So, yan guys. I'm back again. Ayan, nakikita niyo naman na naglagay ako ng lipstick kasi nakakahiya dun sa labas. Sabihin nila, ay, anong nangyari sa mukha mo? Parang kang minatay. Saan yung libin? Kaya naglagay ako ng lipstick para hindi ako mukhang peggy. Ayan. Pero mamaya, I will change the color of my lipstick. This is not suitable for the wedding. Especially for the very young audiences, parental guidance is recommended. At may sasabihin pala akong secret sa mga girls na hindi confident mag-ahit ng kilay nila. You can form the shape that you wanted to your brows without making ahit or shaving your brows. I just use this HB. I'm sorry. This is HBW glue stick. Yeah.
Kasi ito yung mga napapanood ko sa mga online-online na ginagawa ng karamihan. Yes, ito yung ginagawa nila, ginagamit nila para magmukhang wala silang kilay. Para na-form nila yung gusto nilang shape ng kilay that they wanted. Yes. Later, pag naglagay ako ng concealer, hindi siya madi-deform. Steady lang siya. Tapos lagyan natin siya ng, ano yun? Deni Luxury Powder to para mawala na siya dyan ng tulong. Okay. So, habang hinihintay natin matuyo yung nilagay kong blue stick dyan sa kilay ko, magpo-contour muna ako. So, yung gamit ko pang contour is ito siya. Familiar kayo nito, alam ko sa yung mga itong bakla dyan. Mura lang ka actually. You can buy it anywhere. This is Naked Tree Cosmetics. Ayan, may pasalamin pa si Madam. Ayan, okay yun. Contour to dito kasi. Ayan man. Kasi may mga double chin pala dyan, mas mabuting kinocontour nyo yung jawline nyo. Para mas, pag napipicture kasi kayo maganda yan kasi, nai-emphasize yung jawline mo. Kasi pag may double chin kayo, ano, parang ganyan. Ang pangit tignan. Ako pag nagko-contour ako, sinisimulan ko dito sa taas, dito banda. Kasi maganda siya tignan kapag nagpipicture. Gusto ko, picture lang yung iniisip ko. Kasi yun naman talaga yung important, diba? Party is not complete without taking pictures. Siya na kasi poor quality yung cellphone ko. Kapag hayaan nyo, kapag nakapag-seldo na ako sa YouTube pagkaya ng ibang vlogger dyan. Bibili na din ako ng mga cameras na talagang pag-vlog. Kasi yung feeling ko talaga, gumawa ng video. Yung nakakalungkot lang kasi ako lang mag-isa, wala akong kasama, wala akong taga-video. Diba pag lumalabas sa kalye, may mga lakad, ganyan. Ako lang talagang nagagawa ng sarili yung video dito sa bahay. Kaya kung napapansin niyo sa mga account ko kapag nakakakita kayo ng... I'm sorry. Kapag nakakita kayo ng video ko, mostly dito lang yun sa bahay, so sure. By myself. Oops. Smile. Dito sa akin, kapag naglalagay ko ng blush on, kailangan nakasmile. Ganyan. Ganyan dapat. Tara, natutansya yung blush on. Gusto din naman siya kayo. At ganyan dapat nakasoy. Ayun. O, diba? Diba? Lang naka-smile kasi para masaya. Dapat smile ka. Smile lang tayo, baby. Smile. Wala namang mawawala kapag mag-smile. Ah! Oh my God! Pumasa na. Ah! Oh my God! What the fuck? Oh my God! Pumasa sa mata yung brush. So, tapos na tayo maglagay ng blush on. Sumin na natin kasi mukhang tuyo na yung kilay natin. Lagyan na natin siya ng Benny, yung translucent or luxury powder. At tapos natin lagyan yung translucent powder. Kuha tayo ngayon ito. Hindi ko alam kung anong tawag dito. Basta nakikita ko sa mga ibang nagbumagawa ng mga makeup tutorial. Meron talaga siya ng mga ganitong brush. Ito yung ginagamit. Tignan nyo. Ito yung ginagamit dito sa brows. Upang gumawa tayo ng shape na nais natin. Yes. At ito naman yung gagamitin natin upang pagkatapos natin i-shape yung kilay natin, ito yung panglagay natin ng concealer dyan para mas perfect yung kilay natin. So, ito yung gagamitin natin concealer. Ito yung 3-in-1 Matte Black Oral. Yes, it's Black Oral. This is the look of MAC. Ayan. Tapos pag binuksan natin yan, powder siya. Powder. Ayan. Tapos concealer. Tapos, foam. Pagkatapos, yung parang translucent powder din sila. So this is great for sa mga gustong maghanap ng makeup na affordable tapos parang 3-in-1 na siya. Ito, I suggest that. Blend lang natin siya. It is nice to have blending para maganda yung pagkanta. Blending! So, ayan, tapos na tayo dyan sa kilay natin.
sunod natin gagawin is maglalagay na tayo ng brows. By the way, I'm using this powder for my brows. It's Mia Eyebrows. Mga best, mura lang to. Nabibili may, I think, meron dito sa Divisoria. Huwag tayong maging juicy. Kung napapaganda ka naman ng product, then why not? Buy it! Kilay ng taon. Na-na-na-na, kilay ng taon. So, pagkatapos natin i-form yung kilay natin, lagyan natin siya ulit ng concealer upang mas pormadong-pormado ang ating mga pangmalakas ng kilay ng taon. Talaga lang. Tignan. Join to the world! Go. Ako lang po. Ayan, Ayan. Tapos, para mas bongga pa siya, para katrio na gray lang yung peg ng kilay mo, gamitin natin siya ng waterproof, long-lasting. Long-lasting, especially designed for your eyebrows. Ito yung Fashion Brow by Kami. Ayan, Nasisita niyo ka ng mga bulat-libo ni Mama. Ayan, ang lakasan. Tapos yung concealer na nilagay natin kanina, sinilagay natin dito sa baba. Kapag nilagay tayo ng eyeshadow, parang bonggang-bonggan siya. Ayan! Oh! Kaya ito yung box. Gusto kayo po? Ano po sabi nyo, ha? So, yun. Yan na yan. Yan. Tignan nyo na. Oh, kilay. Tapos, yung susunod na natin gagawin, guys, is eyeshadow. So, gagamitin kong eyeshadow is The Nudes by Maybelline New York. The Nudes by Maybelline New York. Then, I'm using my favorite brush. It is from Everblena. This cute little pouch of brushes. I'm using this blending brush. I always take this eyelid first here at the end of the eye because I like to blend it first before I go here and here and here. Ito yung parang light brown na color. Mukhang hindi naman masyadong tsaka. Who's ready for a wedding? Tapos, sunod natin gagawin is this gold or metallic brown. This shade of here, you see, metallic brown yata yan. Metallic brown. Ay, 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 butterfly. Na. Pagkatapos nating lagyan dyan, gagawin natin yung double side shadow. So, lalagyan ulit natin siya ng foundation. Once upon a time, you know what, in a room. It takes a while to spread this thing. Bakit ko siya nilagyan ng ganyan? Para, pag nilagyan ko siya ng ibang color, magiging maganda yung result niya. So, yung lalagay natin dyan na color is that. A pink color eyeshadow. This is a pink color something.
Basta pink siya. Naka-fresh kasi sa mata ng mga girls. Tapos lalagyan natin siya ng silver dito sa may bandang dulo. Sunod natin ilalagay sa gitna, lagyan natin ng color gold shade. Gulo-gulo ka. Kuha na yung kinuha natin color kanina, yung pinakaunang kinuha natin color na eyeshadow. Yung din yung ilalagay natin dito sa ilalim na mata. Yes, you're saying, oh my god, who's ready for the wedding? Lalagay natin pagkatapos ng eyeshadow is this eyeliner. It is called the pen eyeliner. Unlike the other liquid eyeliner na parang hinihintay mo pang matuyo ito, pag nilagay mo, diretso agad siya nag-dry. Nag-dry agad siya dito. Yes, this is the cat eye. I love my eyes because I look like Korean. Korean, I do not. Korean. Tapos, lalagyan natin sa ibabaw ng eyeliner na to, lalagyan natin siya ng glitter effect. The liquid glitter in the eyes. Liquid effect. Ayan o, diba? Pagkatapos niyan, syempre, maglalagay din tayo ng nose line. Upang ma-emphasize, lalo na yung mga binimakeupan yung bride, na hindi masyadong matatamos ng ang ilong, mas kailangan nila ng nose line. Nose line. At saka, kapag nag-nose line kayo, lagyan nyo ng highlighter. Kasi yung magandang effect ng highlighter kapag sa nose line. Kapag natatamaan siya ng ilaw, tumatangos yung ilong mo. May effect siyang matangos. Ayan. Parang ganyan. Sabi ko kanina, papalitan ko yung kulay ng lips ko. Kaya ang ganyan to change this. Tapos, pagkatapos natin lagyan ng lipstick, lalagyan natin ng Mary Kay lip gloss. So, and guys, tapos na akong mag-makeup. This is my bridal look. Ganyan yun, ang pang saan na yan. At saka, nakalimutan ko, wala pala akong false eyelashes. Pasensya na, pero kahit gayon pa man, tignan niyo naman si Papa. Ganda-ganda. Ngayon, subukan natin kapag naka-delo.